Nung paminsan, merong isang kwento tungkol sa isang teacher. Tinanong yung mga maliliit na estudyante niya, alam niyo ba kung ano yung trabaho ng mga magulang niyo? Isa-isa po sumagot. Yung isa, sabi niya, magulang niya, nagtatrabaho po bilang gwardiya. Yung isa, sabi niya, ang tatay niya, isang minero. Yung isa, nagtaas po ng kamay, sabi niya, maid, yung nanay niya. Yung isa, nagtaas ng kamay, sabi niya, kargador sa palengke, yung tatay niya. Susunod, tinanong po ng teacher, nakita niyo na ba na nagtatrabaho yung mga magulang niyo? Wala po nagtaas ng kamay. Alam na mga bata kung ano yung trabaho ng mga magulang, pero hindi pa nila nakita kung paano nagtatrabaho o nagpapagod ang kanilang mga magulang. Kinabukasan, pagpasok po ng mga bata, may pinapanood po ang teacher nila sa kanila. Binidyohan ng teacher yung trabaho ng kanilang mga magulang. Pinapalabas po sa TV. Pinakita itong security guard, gabing-gabi, inaantok. Pero nilalabanan yung antok. Kinakagat ng lamok, nilalabanan yung mga lamok. Pero pinipilit na gumising dahil alam niya meron siyang trabaho na kailangan gawin. Susunod, pinakita po ng teacher, isang minero. Napakadumi ng muka, hindi mo man makilala na tao pala. Napakapayat, malnourished. Uhaw na uhaw dahil nasa ilalim ng lupa. Susunod, pinakita ang larawan ng isang maid. Pawis na nagluluto. Pagkatapos magluto, inutusan ng amo na linisin yung banyo, binabrush yung toilet, nagwawalis sa bahay. Inuutusan ng amo, dinadala lahat ng grocery, at pagkatapos pinakita pang pinapagalitan yung maid. Pinakahuli, pinakita po yung larawan, yung video ng kargador, na kahit na napakabigat na mga binubuhat, nanginginig ang tuhod, kinakaya, nabuhatin. Makikita mo sa expression ng mukha niya, nahirap na siya, pero tinitiis. Para saan? Dahil alam mo, nagtatrabaho siya para sa anak niya. Nung pong tinignan ng teacher yung muka ng mga bata, walang muka ang hindi basa sa luha. Lahat po umiiyak. Sino bang hindi maiiyak? Makikita mo ang pagod ng isang magulang. Naghihirap, nagtitiis para mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang kanyang anak. Eh kayo po, pag nakakita ka ng isang taong kawawa, pag nakakita ka ng isang taong naghihirap, anong mararamdaman mo? Hindi ka ba maiyak? Matatawa ka ba? Mangingiti? Sino ma kayang umiti sa isang taong naghihirap? Anong tawag natin sa kanila kung hindi mga halimaw, mga demonyo? Pag meron kang pusong bato, hindi ka tao, demonyo ka, halimaw ka. Yung kaya mong tiisin yung iyak ng asawa mo at ng mga anak mo dahil pinagpalit mo sila sa ibang babae, halimaw ka, demonyo ka. Yung kaya mong tiisin na hindi pasweldohan na mabuti yung iyong mga empleyado kahit na nakikiusap sila, demonyo ka, halimaw ka. Yung kaya mo pang pagtawanan yung sakit ng ibang tao, yung kamalasan nila dahil naiinis ka sa kanila, demonyo ka, halimaw ka. Sa harap ng hirap ng ibang tao, sa harap ng pagdurusa nila, the proper response there, the proper reaction is, we should be sad, we should be sorrowful, we should feel their pain, you should cry. Pag hindi mo kayang umiyak, pag merong ibang umiiyak, anong ibig sabihin? Ang puso mo, pusong bato. At kailan nagiging pusong bato ang ating puso? Pagbalot na sa kasalanan, pagpuno ka na sa iyong sarili, pag wala ka ng ibang iniisip ko hindi ikaw, ako, me, myself, I. At sino nagsasalita ng ganon kung hindi ang demonyo? Dahil ang kasalanan din ng demonyo ay pride. Walang ibang iniisip, walang ibang tinitignan kung hindi ang kanyang sarili. Kaya nga bakit nagpakapako ang ating Panginoon sa krus? Kasi gusto niyang lusawin, gusto niyang buwagin, sirain ang mga pusong bato natin. Gustong makapasok ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kaluluwa. At paano niya magagawa yon kung hindi niya may papakita ang kanyang kalunos-lunos na sarili?
ang kanyang kawawang sarili. Pag nakikita natin sana ang krus ni Kristo, manting naman sana ang ating mga puso. Maalaala natin kung anong ginawa niya para sa atin. Tayo ay dumaan sa daan ng krus. Tayo ay nagsakripisyo, naglakad sa daan ng krus, nakayapak, nagrereklamong napakarami po sa atin dahil hindi tayo sanay. Pag tumatama ang mga maliliit na bato, tayo umaaray. Pero kumpara mo yung maliit na bato sa mga tinik na tumusok sa ulo ni Kristo, walang kwenta ang maliit na bato. Ikumpara mo ang iyong sakit at paghihirap sa hagupit na kanyang naramdaman. Pinagpapalo ni latigo. Ano bang nirereklamo mo sa naranasan ng ating Panginoong Hesukristo? Pinako sa krus, dalawang kamay, kanyang mga paa. At sabi ng mga doktor, kung ikaw ay papako sa krus, habang ikaw ay sa bawat paghinga mo, para kang tinotorture dahil pabigat ng pabigat ang iyong katawan. Napakasakit ng naramdaman ng ating Panginoon sa krus. Pero ang tanong, bakit nanatili siya doon sa krus? Dahil sa pagmamahal sa atin. Dahil gusto niyang maipakita sa atin, ganito ko kayo kamahal. At sana naman, pag nakita niyo, naramdaman niyo, narinig niyo, iwanan niyo na ang inyong mga pagkakasala. Meron po tayong bagong krus. Kanina po nung pinapakita nila sa akin, sabi po ng mga tao, Father, ang ganda po, no? Napakagwapo. Mali po yatang reaction yun. Kasi pag sinabi mong gwapo, baka habang hinahalikan mo si Kristo, maging crush mo pa siya. Sana pag nakita natin yung krus ni Kristo, pag mo sasabihin, ay, ang gwapo. Pag nakita mo sana ang krus ni Kristo, ang unang-unang tignan mo, mga sugat ni Jesus. Amen? Hindi kung gano'n siya kagwapo. At pag nakita mo ang mga sugat ni Kristo, sana maisip mo, eh kung ako kaya yon. At pag nakita mo yung hirap ni Kristo, sana ang sabihin mo, Panginoon, patawad. Panginoon, maawa ka sa akin. Dahil ano ang makakapagligtas sa atin? Ay ang ating pagsisisi. Nandyan ang krus ni Kristo para maipadama sa atin, ganito kahirap ang aking pinagdaanan para sa inyo. Huwag nyo naman sanang sayangin. Huwag lang sana nating gawing decoration. Huwag lang sana nating pagbiliban, mamangha, sabihin, wow. Hindi. Pagdasal natin, magkaroon tayo ng grasya na lumambot ang ating mga puso. At doon sa sakit, doon sa lungkot, yan ang magtulak sa iyo para magbago ka. Naway ang hirap, hapdi at mga sakit ni Kristo tumulong sa iyo para magbalik loob sa Diyos, para maging mabuti at maging banal muli.